Hidden Wife Chapter 4. Back to school Athena, ilang araw na ang nakalipas simula nang matulog sila tita sa bahay ni Hades at ilang araw na rin ang nakalipas noong muntikan niya na akong angkinan. Buti na lang talaga at tumigil pa siya. Pero bumabalik lang sa isip ko ang mga sinabi niya. Nakatatak na nga yata sa utak at isipan ko. Gabi-gabi na lang kasi naiisip ko ang mga sinabi niya, parang ayaw ko na lang dumating ang araw ng birthday ko dahil sa sinabi ni Hades. Mukhang hindi siya nagbibiro. Paano nga kung parurusahan niya ako? Asa kalagitnaan ako ng aking pag-isip. Mag-isa na naman kasi ako sa bahay ni Judas. Si Judas, sigurado akong anong oras na naman ng gabi uuwi yun, palagi naman ganoon. Mas mabuti na rin talaga yun para hindi na kami nagkikita-kita dito sa bahay niya, tumunog ang aking phone. Si Tita Carmela tumatawag. Hello, Tita. Sagot ko. Hello, dear. Mamaya-maya may darating na delivery dyan. Diyon ang uniform mo. Ho, you uniform. Tumaas ang boses ko is, hiya. I want you to continue your studies. Huwag kang mag-alala, pinaasikaso ko na ang lahat. Sinabi rin ng professor mo na hindi ka na lang daw biglang pumasok. Nakailang tawag din sila sa you pero hindi mo sinasagot. Sayang naman Athena kung hindi mo tatapusin ang pag-aaral mo sa taong ito. Bukas na bukas pwede ka nang pumasok. Sasabihan ko si Hades na ihahatid ka niya tomorrow. Nailipat na rin kita sa school na pagmamayari ng soon husband mo. Napatulala ako at the same time na panganga. Wala man lang paabi sa akin si Tita Carmela na pinaasikaso niya na pala ang pag-aaral ko. Nagdesisyon na sila para sa akin at ang masama pa, pagmamayari pa ni Judas ang school na pinaglipatan ko, alam kong magagalit lang ang lalaking yun kapag nalaman niyang ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko. Malit pa lang naman ang tiyan ko at ilang buwan na lang ay bakasyon na. Sayang naman kung hindi ko matatapos yung taon na nasimulan ko, nasasala na ako nang may bigla na lang magsalita sa likuran ko. Ang ikli ng palda mo, natigilan ako sa aking paglalakad nang marinig ang boses ni Judas. Pinuna niya ang uniform ko. Mas tinitigan pa niya ako. Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga amigo ko kapag nalaman nilang ang magiging asawa ko pala ay isang high school student at may gatas pa sa labi? Grabe naman to. Wala naman akong gatas sa labi. May nakikita ba siya? Kaya pala lagi niyang pinapapak ang labi ko. Bahagya akong napangiti dahil sa naisip ko. Akala ko ba umalis na siya? Bakit nandito pa siya? Nakangiwing lumingon ako sa kanya. Nasal ayan kung nakasuit na ito. Mukhang paalis pa lang. Hindi ko na siya napansin kanina. Nandito pa pala siya. Sa bagay nasa kwarto lang naman ako kanina. Hindi nga ako kumain ng umagan. Hinayla ko naman ang lilaya ng uniform ko dahil sa sinabi niyang maikli. Te yung ipinadala ni tita na uniform sa akin kaya akala ko talagang maikli ang uniform sa school na papasukan ko. Magbihis ka, hihintayin kita. Kabigla-bigla naman ang sinabi niya. Hihintayin niya raw ako. Hindi siya galit. Hindi man lang siya nagtaka. Sa bagay, baka sinabi na ni tita sa kanya. Nakakapagtaka naman ang kinikilos niya, ano pang tinitingin-tingin mo? Kumilos ka na. Muli ay sabi niya sabay sulyap sa kanyang wristwatch. Lahat ng palda ko ganito kaikli. Anong gusto mo, magtatahi pa ko? Ingos ko sa kanya. Sinama naman kaagad niya ako ng tingin, sok. Iyon lang naman ang sinabi niya tsaka naglakad na palabas. Sumunod na rin ako sa kanya, nakasunod lang ako hanggang makarating kami sa garahe. Uminto siya sa paglalakad tsaka nilinggan ako. Bakit ka ba nakasunod sa akin? Kunat noo na tanong niya. Ihahatid mo, ko diba? Sabi ko naman, ngumisi lang siya saglit tsaka bumalik na ulit ang drawing ng kanyang mukha. Sinong nagsabi sa iyo na ihahatid kita? I'm not a driver to take you where you want to go. You want to study again so work hard for it. Don't say it's my obligation to take you in school every day. Sarkastiko siyang ngumiti, natigilan ako at yumuko na lang. Sabi ko na eh. Napahiya pa tuloy ako. Aalis na po ako daddy, na kayo kung palim ko sa kanya na tila pabulong ko lang nasabi. Ngunit sadyang narinig niya kaya natigilan ako nang magsalita siya. What did you just call me? Tama ba ang narinig ko? Did you just call me daddy? Kumarap muli ako sa kanya. Ti, tama po ang narinig nyo. Pwede naman siguro kita tawaging daddy kasi nga mas matanda kayo sa kinang 10 taon at isa pa hindi ko,
Natapos ang gusto kong sabihin dahil parang isang hangin na bigla na lang nakalapit kaagad sa akin si Hades at isinandal ako sa kaniyang kotse at mabilis na pinarusahan ng halik. Nanlalaki ang mga mata ko habang mahigpit niya akong hinahapit sa bewang habang pinaparusahan naman ng labi niya ang labi ko. Hindi pa siya nakontento, mariin pa niyang idinin ang kanyang mga kuko sa aking panga tsaka pinagpatuloy ang paghalik sa akin. Umabot ng ilang minuto hindi pa rin niya ako binibitawan. Halos hindi na nga ako makahinga sa klase ng kanyang halik. Hingal na hingal naman ako nang bitawan niya ang labi ko. Say it again at pareho tayong hindi makakapasok sa araw na ta. Banta niya sa akin. Mga mata niyang ang sama kong makatingin, hanggang ngayon daladala ko pa rin ang ginawa niyang paghalik sa akin. Pagkatapos noon iniwan niya na lang ako. Pinaharurot pa ang kotse samantalang ako nakatulala pa. Nang matauhan ay lumabas na ako para sumakay na lang ng taxi kaya heto naglalakad na papasok sa university. Hindi lang makapaniwalang pagmamay-ari rin ito ni Judas. Ang dami naman niyang pag-aari. Ganun na ba katagal sa mundo si Judas para magkaroon siya ng maraming negosyo? Galit na galit tawaging daddy. Eh, kung yun na lang kaya iaasar ko sa kanya. Baka oras-oras akong makatikim ng halik sa kanya. Huwag na nga lang. Pero ang sarap niyang humulik, masakit nga lang ang kapalit ng sarap niyang halik dahil kung saan-saan niya na lang ako isinasandal ng pabigla. Parn sama talaga ng ugali ng Judas na yun. Senior high na rin naman ako kaya tinanggap ko na ang offer sa akin ni tita. Makatapos man lang ako ng secondary high school bago ako magkaroon ng anak. Ayos na sa akin. Tinatahak ko ang corridor nang may makita akong familiar sa akin. Nang tuluyan itong humarap sa akin tsaka ko lang nakilala si Iris. Pinilisan ko na lang ang paglalakad para maabutin ko si Iris. Nang tawagin ko naman ito ay kaagad na lumingon sa akin, halos takbuhin ko na para lang makarating kaagad sa kinaroroonan niya. Pareho kaming hindi makapaniwala sa isa't isa. Ay, Athena, hindi makapaniwala niyang sambit. Tumanggaw tango ako. Ay, ako nga, sagot ko naman. Nabigla ako nang bigla niya akong yakapin at hindi makapaniwalang nagtatalon pagkatapos. Lako nga, kailan ka pa lumipat dito? Bakit ngayon lang kita nakita dito? Sunod-sunod na tanong niya. And ngayon lang, sagot ko naman. Hoy, mabuti afford mo dito ha, hindi ka naman matalino para bigyan ka ng scholarship. Baka nag-afam ka na. Asar niya sa kin, H, hindi. Mayroon lang mababait na taong kumupkup sa kin at pinagpatuloy nila ako sa pag-aaral ko, pagsisinungaling ko. Oh, talaga, mayayaman pala yung kumupkup sa iyo. Ang mahal kaya ng tuition dito. Sabi niya sabay tingin sa kabuuan ko. Mas lumapit pa siya sa akin at tsaka bamulong. Usap-usapan doon sa atin buntis ka raw. Totoo ba, arahan akong tumango. Hay nako, totoo pala talaga. Eh sino ang ama? Sunod-sunod na tanong ni Iris. H, hindi ko kilala. Pagsisinungaling ko ulit, hay nako. Nagkamali ka kasi ng pinasukan ng room eh. Gusto kaya kita kay Kuya Hermes. Si Kuya Hermes. Kay kasal na ba siya? Kamusta na siya? Sunod-sunod rin na tanong ko kay Iris, ayun, broken. Ha, bago kasi ang kanilang kasal na aksidente ang fiancé niya kaya walang naganap na kasal dahil namatay si Ate Mika. Malungkot na kwento sa akin ni Elris. Nakakalungkot naman. Kay kawawa naman si Kuya Hermes kung ganon. Pareho pala kaming malungkot sa araw na yon. Kung nawala ang fiancé niya sa akin naman buong pamilya ko ang nawala, oo, nalulungkot ako para kay Kuya. Kaya nga pinalipat niya na ako rito sa Manila para kasakasama niya sa bahay niya. Natatakot rin kasi ako baka kung anong gawin ni Kuya sa sarili niya. Masyado niyang mahal si Ate Mika. I'm sorry, Besh, nasaktan ko ang damdamin mo. Ano ka ba? Wala na sa akin, yun. Medyo matagal na rin, ilang linggo na rin ang nakalipas. Isa pa buntis na kaya ako kaya hindi ko namamahalin si Kuya Hermes. Hindi na kasi kami pwede. Nalungkot na sabi ko. Bakit naman hindi? Single pa rin si Kuya isa pa, hindi mo naman alam o kilala ang ama niyang pinagbubuntis mo. Malay mo may second chance ka na kay Kuya. Tukso ni Iris sa akin. Guest Athena, sumasakit ang ulo ko sa assignment namin sa math. Ito yung subject na tinatakasan ko noon.
Pero wala akong magawa ngayon kundi pagbutihin ang pag-aaral ko, ayaw kong mapahiya kay Tita Carmela. Pinag-aral niya ako kaya dapat suklian ko iyon ng magandang grades. Sisikapin ko nang hindi bumagsak sa mga subject, noon kasi wala lang sa akin kahit mabagsak man ako, gano, en ako kasama sa mga magulang ko. Hindi ko man lang naisip ang mga nagastos nila sa akin. Ang pagod nila sa pagtatrabaho, si Papa na isang construction worker habang si Mama naman ay paminsan-minsan naglalaba para magkaroon ng pera, kusa na lang tumulo ang aking luha nang maalala ko sila. Ganun ako kasama na anak. Hindi ko man lang sila pinahalagahan. Tama nga sila, tsaka mo lang ma-realize ang bagay o ang mga mahal mo sa buhay kung wala na ito at iniwan ka na, sunod-sunod na tumulo ang aking luha. Nagre-research ako sa cellphone nang bigla na lang mag-blackout ang screen ng aking cellphone. Kinuha ko ang charger para e-charge ito ngunit hindi naman gumana. Hindi ko alam kung nasira na ba ng tuluyan ang cellphone ko o sira lang din ang charger. Tumayo ako mula sa aking double-deck na kama. Oo, nandito na ulit ako sa maid's room. Simula nang umalis sila Tita Carmela ay kaagad akong lumipat dito. Nakakatakot makatabi sa kama ang isang hudas. Yung bigla na lang niyayakap ang sarili sa akin habang ang mga mob album naman niyang mga hita ay nakadantay pa sa aking puson, nabulabog ang pag-isip ko nang may marinig akong sigaw mula sa labas ng kwarto kong ito. Athena, rinig kong tawag ni Judas sa akin. Mukhang kauuwi niya lang. Itinabi ko na lang muna ang assignment ko, paano ako makakagawa ng introduction ko about myself. E-memorize ko lang naman ang mga sasabihin ko bukas at pagpapakilala ko sa lahat. Kailangan daw kasi mahabang introduction, sa public school naman walang ganun. Tamang pagpapakilala lang ng pangalan, ayos na. Hay naku, ang dami namang shesh birche ng school ni Judas, napakamot ako ng wala sa, of us, Athena. Naririnig mo ba ko? Napalingon ka agad ako sa pintuan ng muling sumigaw mula doon ng hari. Nakalimutan kong nasa labas pala ng kwarto ko si Hades. Kaagad akong lumapit dito at pinagbuksan. Nabungaran ko siyang tanging shorts lang ang suot habang basa pa ang buhok nito, kanina ka pa ba? Nauutol kong tanong sa kanya sabay sulyap sa mabalahibo niyang puson. Sumalangit na ang virgin eyes ka. Pabulong na sabi ko. May sinasabi ka. Kunot na naman ang noo niya. Mukhang hindi ko pa siya nakikitang hindi kumukunat ang noo, wala. And may naisip lang ako kaya napabulong ako. Make me coffee and bring it to my room. Hurry up. I'm too busy and I need it right away, maautoridad niyang utos sa akin. Hindi pa man ako nakasagot ay tumalikod na siya. Ako naman ay kaagad na nagtungo sa kitchen para ipagtimpla siya ng kape. Tinikman ko pa para malaman ko kung matamis na ba. Nang mapagtantong ayos na ang pagkatimpla ko, nagtungo na ako sa kwarto niya. Kumatok muna ako at kaagad niya akong pinapasok. En, nandito na yung kape mo. Inilapag ko yun sa kanyang table, paalis na ako nang magsalita siya. You're not leaving my room until taste this coffee. Wika niya kaya natigilan ako at humarap na muli sa kanya, sinimulan niya nang humigop ng kape. Sumama kaagad ang lasa ng kanyang mukha. Sobrang tamis nito, papatayin mo ba ako sa diabetes? Change it now. Utos na naman niya. Sakto lang naman ang tamis noon eh. Tinikman ko kaya yun. Wala akong nagawa kundi ang bumalik sa kusina. Nakailang balik ako sa kusina bago niya tinanggap ang tinimpla kong kape. Hihikab-hikab na ako. Kailangan ko pang gawin ang assignment ko at gagawa pa ko ng mahabang introduction ko. Naalala kong sira ang cellphone ko. Tumingin na leg ulit ako kay Hades. Baka pwedeng humiram sa kanya ng laptop. Daddy head. Tinakpan ko kaagad ang aking bibi dahil na-realize kong bigla ang itinawag ko sa kanya, tumangala siya sa akin. Ang kaninang abala sa kung anong bagay na nasa kanyang table ay nasa akin na siya ngayon nakatingin. Napangiwi kaagad ako, baka mamaya hahalikan niya na naman ako. Hindi ka pa ba lalabas? Do you still want to watch me here? Seryosong sabi niya at turo niya sa pintuan ng kwarto niya, nakakaiyaman pero kailangan ko kasi ng gadget. Eh ano, api pwede ba, kung humiram ng cellphone? Promise, hindi ko gagalawin ang kahit na ano sa cell, who are you to borrow my phone? Wala ka bang phone at nanghihiram ka pa sa akin? Kumunot na naman ang tuluyan ng noo niya, hindi pa nakantento, naglandas pa ang mga kilay niya. And nasira kasi yung cellphone ko.
Okay, kailangan ko kasi gumawa ng introduction ko sa WPS kaso di bale na lang. Nakakamot sa ulo na sabi ko, gaano ba kahirap gumawa ng introductions, bakit kailangan mo pang i-copy kung pwede mo naman i-memorize na lang, yun. Ikaw kasi matalino ka. Sa isip-isip ko lang. Ako, kailangan ko pa magsulat para i-memorize ang pagkahaba-haba raw na intro ko bukas. Dagdag pa ng isipan ko, salamat na lang. Isusulat ko na lang sa papel at mag-o-open na lang ako ng maaga sa com shop bukas. Nalulungkot na sabi ko tsaka tumalikad na, Athena. Tawag niya. Natigilan ako at nanlaki ang aking mga mata, unti-unti akong humarap sa kanya, you can use my laptop on the bedside table, turo niya sa kanyang laptop na sa kanyang bedside table. Nabuhayan na lang ako bigla sa sinabi niya. Ang kaninang antok na ay napalitan ng saya. Talaga. Halos hindi ako makapaniwala. You heard it, right? Masungit pa na sabi niya. Kagad akong kumilos. Wala nang bawian. Salamat. Tuwang-tuwa na sabi ko sa kanya tsaka lumapit sa bedside table para kunin ang laptop niya palabas. Na ako nang muli na naman siyang nagsalita. Saan ka pupunta? Tanong naman niya, lalabas na para gumawa ng assignment at introduction para bukas. Turo ko sa pinto. Hindi mo pwedeng ilabas ang laptop ko. Do your freewriting assignment and intro right here in my room. Wala akong nagawa kundi ang sundin na lang ang sinabi niya kaysa hindi ako makagawa, hikab-hikab kung nakatutok sa laptop. Sinulyapan ko si Judas, seryoso lang sa ginagawa nito. Mukhang magpupuyat din yata siya. Sinulyapan ko ang wall clock, 3 oras na lang para mag-alas 6. Wala na akong tulog nito, antok na ako pero kailangan kong matapos ang ginagawa ko. Nawala bigla ang antok ko nang may mag-pop up na message sa screen. Mr. Dixon, I know where your ex-fiancee is. She's in Singapore now, sino kaya to? Muli kong sinulyapan si Hades, pinapahanap niya ba si Laika? Umalis ba si Laika na hindi niya nalalaman kung saan nagpunta? Isang scroll ko pa nang muli na naman nag-pop up sa screen ang lalaking nag-message kanina. Nakahanda na rin ang ticket niyo papuntang Singapore, Mr. Dixon. Muli ko na naman sinulyapan si Hades. Hindi niya naman ako napapansing, tinitingnan ko siya. Pupuntahan niya si Laika sa Singapore. Ginulo na ang isip ko ng mga katendongan na hindi naman masagot. Halos nagmadali ako sa pagligo at sa pagsuklay sa daan ko na lang ginawa dahil anone oras na akong nagising. Hindi man lang ako Jin Aizen ni Hades, nakatulog naman ako sa kwarto niya sa sobrang antok paggising ko, nasa kama niya na ako. Imposible kaya na binuhat niya ako at pinahiga sa kama niya. May gumugulo na naman sa isip ko, pagpasok ko sa loob ng room ko, tinginan silang lahat sa akin. Late na kasi ako. Kababago ko pa lang na late na kaagad ako. Hindi pa rin ka pa rin nagbabago, Tinay. Palagi ka pa rin late asor sa akin ni Iris. Ngayon ko na lang ulit narinig ang karamihang tawag sa akin nang matapos ang last subject namin sa tanghali ay nagtambay kami sa plaza ng school. Nabaliw kasi ako kaiisip kung anong sasabihin ko sa introduction ko kaya ayon tinawanan lang naman nila ako. Kakamot sa ulo na sabi ko. Nakagawa ka ba ng assignment natin sa entry? Tanong ulit sa akin ni Elris. Tinatimad na binalingan ko siya, wala akong assignment, hindi ako nakagawa, ano bang malay ko sa mga negosyo na yan? Bakit kailangan pa natin gumawa ng report about business? Tinatimad na sagot ko sa kanya dahil kagabi wala talagang pumasok sa utak ko. Natapos ko lang ang intro ko pero yung assignment ko wali. Tinatimad na binuklat ko ang notebook ko dahil sa pangungulit ni Iris, nanlaki naman ang mga mata ko nang makitang may mahabang nakasulat doon sa assignment ko. Ano pala yan? Ang haba nga ng sinulat mo tapos sasayhin mong wala kang nagawang assignment. Pakopya nga. Agad na kinuha ni Iris ang aking notebook. Paano nangyari yan? Wala akong ginawa, kagab ulyanin ka na yata eh. Sinong gumawa nito? Baka multo. Tawang-tawa na sabi ni Elris. Hinayaan ko na lang, nang matapos naman ang subject namin sa hapon, sabay kaming palabas ni Iris sa gate, oy. Lapit na pala birthday mo ah. Nakalimutan ko, kinukumusta ka pala ni kuya.
Kilig yan, tukso sa akin ni Iris. Unti-unti akong napangiti dahil sa sinabi niya. Ti talaga, kinukumusta niya ako. Halos hindi naman ako makapaniwala pero ang puso ko ang lakas ng tibok. Hanggang ngayon crush ko pa rin si Kuya Hermes. Oo, nabalitaan niya kasi yung nangyari sa pamilya mo. Iniimbitahan ka nga niya sa bahay eh. Tere sa bahay tamang-tama hindi pumasok si Kuya, pagyaya ni Iris sa akin. Nagdalawang isip pa ako pero ang puso ko gustong sumama. Cheers! Isa-isang nagkampay ang apat sa loob ng minibar ng bahay ni Hermes. Welcome back sa kaibigang si Hermes. The last time they bonded was when Hades and Hermes had a bachelor's party at the same time, pareho naman tayong hindi natuloy ang kasal. Dapat siguro kapag ikakasal huwag nang magpa-bachelor party. Sambit ni Hermes kay Hades, magkakaibigan silang apat. Hades, Dustin, Marco and Hermes at pareho din na purnada dot ang kasal dahil na aksidente ang fiancé ni Hermes bago ang kasal at si Hades naman ay may nanggulo sa araw ng engagement party and it was Athena pero walang nakakaalam kung bakit hindi natuloy ang kasal nila ni Laika dahil lahat ng press, reporters o mga media ay pinatahimik ang daddy ni Hades. Kung sino man ang magingay ay ipapatanggal nito sa trabaho. Kaya walang ni isang media ang naglabas ng article about sa nangyari noong kanyang engagement party. Ano nga pala nangyari sa kasal mo? Bakit hindi natuloy? Nalalasing na tanong ni Hermes. Nang dahil sa isang babaeng may gatas pa sa labi, kaagad na sagot ni Hades. Sabay-sabay na nagtawanan ang tatlo. Masarap ba ang gatas mula sa labi, dude? Pang-asar ni Dustin, may gatas sa labi. Natatawa namang sambit ni Hermes. Bisa lang ang kilala kong may gatas sa labi yung kaibigan ng kapatid ko si Tinay. Natatawang sabi ni Hermes. Kahit papaano ay unti-unti niya nang natatanggap ang lahat. Kaya nagagawa niya na ngayong umiti, hindi ko nga siya nakikita ngayon, nabalitaan ko pang nawalan siya ng pamilya. Nakakatawa ang batang yun. Kapag nakikita niya ako palagi niyang sinasabing crush niya raw ako, napapangiting sabi ni Hermes. Naikwento niya pa sa mga kaibigan. Kung ikaw natutuwa, ako hindi. Every time I see that woman I feel like I'll just want to strangle her so that she will die forever. Gigil na sabi ni Hades sa tatlo. Teka, bakit ano bang nangyari? Sino ba ang batang babae na yan? Tanong naman ni Hermes. Hindi ba't sinabi namin huwag mong sakalin sa sakit? Sakalin mo sa sarap. Asar ng dalawa, si Marco at Dustin, napuno na naman ng tawanan ang minibar ni Hermes. Natigilan sila nang bumukas ang pinto ng minibar. Iniluwa mula doon ang kapatid ni Hermes, si Iris, lumapit sa kanila si Iris. Kay Kuya Hades, hindi makapaniwalang sambit ni Iris nang makalapit ng tuluyan sa kanila, hindi na masyadong namukha ni Hades si Iris. Bata pa kasi ito noong huli niyang makita. That's my sister dude. Hindi mo na ba nakikilala? Kaagad naman nasabi ni Hermes, Iris. You've grown up. Mangha na sabi ni Hades. Opo, pwede ko bang mahiram muna si Kuya sandali? Kasama ko kasi friend ko gusto siyang makita. Alam ni Iris na kaagad naman narinig ni Hermes. Si Tinay ba kasama mo, Iris? Yes, Kuya, isinama ko siya ngayon dito. Nasa sala siya ngayon. Warning Athena's POV, mangha na pumasok ako sa bahay ng dati kong crush na si Kuya Hermes. Naalala ko pa tuwing umuwi siya sa probinsya palagi siyang dumadaan sa bahay, galing pa siya dito sa Manila habang nakasakay sa kanyang kotse, titigil siya sa bahay at magbibigay sa amin ng kahit na anong pasalubong, guwapong guwapo ako sa kanya noong bata pa lang ako at hanggang pa rin naman ngayon, guwapo pa rin siguro siya sa paningin ko kapag nakita ko siya ngayon. May kung anong kilati akong nararamdaman dito sa aking puso. Makikita ko ngayon si Kuya Hermes, single at available pero bigla akong nalungkot nang maalalang hindi na pala ako pwede. Sino pa nga ba ang tatanggap sa akin na ibang lalaki kung buntis na ako? Si Hades nga hindi niya ako matanggap, si Kuya Hermes pa kaya, kung bakit kasi palpak pa ang plano namin ni Iris. Si Kuya Hermes sana ang kasama ko ngayon hindi si Judas na walang ginawa kundi saktan ako. Si Kuya Hermes na magagawa niya akong samahan sa check-up ko. Kahit hindi matanggap ni Kuya Hermes ang bata kung sakali man siya ang nakabuntis sa akin, nakakasigurado naman akong paninindigan niya ako samantalang si Hades, hindi niya nga man lang magawang samahan ako or kamustahin kung ayos lang ba pinagbubuntis ko.
Gusto pa nga niyang malaglag ito. Tinay, nabulabog ang mahabang imagination ko nang bigla na lang akong tawagin ni Iris. Napatingala naman kaagad ako. Sa likod ni Iris ay ang lalaking matagal ko nang gusto, si Kuya Hermes. Hindi nga ako nagkakamali, ang gwapo niya pa rin. Medyo nag-matured lang ito dahil sa buhok. Hindi naman na ako magtataka kung medyo napabayan niya ang sarili niya dahil sa pagkawala ng kanyang fiancé. Hindi pa rin mawala sa akin ang paghanga ko sa kanya. Natulala yata ako nang lumapit pa siya sa akin. Tinay, kamusta ka na? Ngumiti ito sa akin na nagpalaglag sa aking mga panga. Hi, Kuya Hermes. Medyo nagpa-cute ako sa mga sandaling ito. Ngumiti ito sa akin. Hindi lang kita nakita ng ilang buwan, malaki na kaagad ang pinagbago mo. Dalagang dalaga ka na at napakaganda pa, mas lalo akong napangiti sa sinabi niya sa akin. Napansin niya rin ako sa wakas. Dati kasi kapag binabati ko siya, tanging kaway lang ang sinasagot niya. Sila mama kasi palagi niyang kausap. Kaya kapag pumupunta siya sa bahay, paimpol ko siyang sinisilip sa maliit na butas mula sa kwarto ko. 17 na po ako Kuya Hermes at mag-turning 18 na ako in the next day. Sagot ko naman. Nasabi ko tuloy sa kanya ang birthday ko, malapit na pala, anong ganap sa birthday mo? Pwede naman siguro ako maging isa sa mga roses mo. Bilang kuya mo, sana bilang crush ko, sa isip-isip ko kumabog ang puso ko sa sinabi niya. Wala pong ganap eh. Bakit naman wala? Tamang-tama. Merong pool party dito sa bahay sa araw na yon. Pwede mo naman ganapin yung birthday mo dito sa bahay. Tutal, best friend ka naman ni Elris. Isa pa naging malapit rin sa akin ang mama mo kaya kung pwede ako nang bahala sa birthday party mo. Suhestyon niya, hindi ko pinahalata ang pagngiti ko. Hindi lang ako makapaniwala sa mga sinasabi ni Kuya Hermes ngayon sa akin. Hindi kaagad ako nakasagot. Yung isip ko tumututol pero ang puso ko gusto ang idea ni Kuya Hermes. Tamang-tama, yun Tinay. Marami naman akong swimsuit kaya hindi mo na kailangan bumili. Ipapahirim ko na sayo ang pinakamaganda at pinakamamahal kong swimsuit sa bat naman ni Iris. Napalingon kaagad ako sa kanya, swimsuit. It's not required to wear a swimsuit, you can wear anything, even pajamas. Huwag mong isipin ang sinabi ng kapatid ko. You know Iris, mapagbiro. Kaagad na paliwanag naman ni Kuya Hermes sa akin. Hindi siguro ako makakapunta. May pasok po kasi sa araw na yon. Tinanggihan ko na kaagad ang imbitasyon nila sa akin. Gusto ko sana pero nag-aalangan na ako sa mga gusto kong gawin lalo pa at buntis na ako. Hindi na dapat ako makikipaglapit pa kay Kuya Hermes. Baka pandirihan lang niya ako kapag nalaman niyang buntis na ako. Wala pa naman baby bump ang tiyan ko kaya lang malalaman at malalaman rin ni Kuya Hermes na nagdadalang tao ako. Kung noon niya sana ginawa sa akin ito, hindi talaga ako tatanggi. Saan ka na nakatira ngayon, Athena? Muli ay tanong pa sa akin ni Kuya Hermes. Meron pong kumukup sa akin na mag-asawa. Pagsisinungaling ko na naman. Nakailang beses na ba ako magsinungaling sa araw na ito? Habang sinasagot ko ang mga tanong ni Kuya Hermes, nakatitig lang ako sa kanyang mukha. Siguro nagtataka na siya kung bakit titig na titig ako sa kanya. Tumikim ito at nagpaalam na sa amin. Tsaka lang ako nakahinga ng maayos, kilig yarn. Asar kaagad sa akin ni Iris nang mawala sa paningin namin ang kuya niya, hindi akaagad natanggi ko kahit ang totoo kinikilig ako. Lokohin mo na si Lelang, tinaywag ako, kilalang kilala na kita eh. Alam ko crush mo pa rin si kuya hanggang ngayon. Sayang nga lang hindi mo makakausap ng matagal ngayon kasi nandyan yung mga kaibigan niya. Napangiti na lang ako hanggang sa maramdaman kong naiihi ako, Iris, saan yung banyo niyo? Tanong ko dito, nilinggan naman niya ako at tinuro ang pasilyo patungo sa kanilang banyo, kung gusto mo tinay doon ka na magbanyo sa taas, sa kwarto ni kuya. Tatawa-tawang sigaw ni Elris habang ako nagmamadaling naglakad dahil parang sisibog na ang pantog ko, sira ulo. Sambit ko, hanggang sa makita ko na ang pinto ng banyo. Mukhang may tao. PA kasi nakasarado, nang lumabas ito natitigan ko ang kanyang mukha. Siguro siya yung kaibigan ni Rhea Hermes. Nagpasalamat kaagad ako tsaka pumasok na sa loob ng banyo. Paglabas ko, may narinig akong ingay ng silipin ko sa glass window. Medyo madilim na kaya nagpaalam na rin ako kay Iris,
Nang makalabas ay isang familiar na kotse ang nasalayan ko sa garahe pero binaliwala ko na lang. Sumakay ako ng taxi. 1 hour din siguro bago ako nakarating sa bahay ni Judas. Tahimik, mukhang hindi pa nakakauwi si Judas. Dumiretso ako sa kwarto at doon ko inilabas ang kilig ko. Tumili ako ng pagkalakas-lakas. Nailabas ko rin ang nararamdaman kong kanina ko pa gustong ilabas. Hindi ako makatulog kaya lumabas na lang muna ako ng kwarto at dumiretso sa kusina. Dinamsana ako ng tubig nang may marinig akong kakaibang ingay. Tila ba umuungol sa sakit na nararamdaman? Frivake it. Ayaw ko nang uminom. Nagulat ako sa katagang narinig ko, nang lingunin ko, si Judas nakahandusay sa sahig tila hindi na makatayo sa sobrang kalasinggan. Iyuoy! Eh anong ginagawa mo dyan? Nilapitan ko ito tsaka sinundot-sundot ang kanyang braso. Huwag mo kong pakialaman. Inakli niya kaagad ang kamay ko. Paanong hindi kita pakikialaman? Eh nakahandusay ka na dyan sa sahig. Sabi ko naman. Tiningnan niya ako gamit ang mapupungay niyang mga mata. You ruined my life. Turo niya sa akin. Sinusubukan niyang tumayo ngunit natutumbal lang din. Kaagad akong lumapit sa kanya para alalayan. Mabuti na lang hindi niya erna ako itinulak pa. Nalalayan ko siya patungo sa kwarto niya. Lasing na lasing, habang nakaalalay ako sa kanya panay naman ang pigil ko sa paghinga dahil sa amoy ng hininga niya. Matapang pa sa matapang yung alak na ininom niya. Nang makapasok sa kwarto niya, nakahinga ako ng maluwag. Unti-unti ko na siyang binitawan. Nang mabitawan ay tinitigan niya ako. Matulog ka na, teka, kuluha ako ng basang maliit na towel para mapunasan kita. Sabi ko sa kanya tsaka tumalikod pero sa pagtalikod ko, bigla niyang hinigit ang kamay ko. Nanlalaki ang mga mata kong napaharap sa kanya ng ilang segundo bago niya kinuyumos ng halik ang labi ko. Makapusok at mariin na halik ang ibinigay niya sa akin. Mas idiniin pa niya ako sa kanyang katawan kaya damang-dama ko ang bagay na nasa pagitan ng kanyang mga hita. Halos hindi na ako makahinga sa klase ng kanyang halik. Nang makabuelo kaagad ko siyang itinulak pero hindi pala sapat ang lakas ko para maitulak siya ng tuluyan palayo sa akin. Mas lalo pa tuloy siyang nagalit dahil sa ginawa ko, H. Hades. H. Huwag. Sambit ko nang bitawan niya ang labi ko. Itinutulak ko ang dibdib niya palayo sa akin pero hindi ko magawang makaalis sa bisig niya. We'll make you taste the heaven that you have never tasted in your whole life. Bulong niya tsaka niya ako itinulak sa malambot niyang kama, pabalya akong napahiga sa kama niya nang itulak niya ako. Kaagad akong tumaas sa headboard para hindi niya ako madaganan pero hinayla lang niya ang mga paa ko. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa ginawa niya. To make your life hell, Athena. Now, prepare yourself cause I am just getting started. Nalalasing niyang sabi. Mas lalo akong kinabahan nang magsimula siyang maghubad ng kanyang sinturon. Napalunok kaagad ako, nanlalaki ang mga mata ko nang dinaganan niya kaagad ako pagkatapos niyang haborin ang kanyang sinturon. Itinaas niya ang dalawa kong mga kamay at gamit ang kanyang sinturon itinatali niya ang kamay ko pero hindi niya nagawa dahil sa kalikutan ko, titama na. Sigaw ko nang matigilan siya at siguro napagod na dahil hindi niya maitali ang mga kamay ko. Sinunggabon naman ang kamay niya ang suot kong pantulog. Nanlaki ang mga mata ko nang punitin niya pang itaas ko. Nakapantulog na ako kaya wala akong suot na kahit na ano sa ilalim ng damit ko, tumambad sa kanyang harapan ang malulusog kong dibdib. Kaagad na kumilos ang mga kamay ko para takpan ang dibdib kong nakadisplay na sa kanyang mga mapupungay na mata. Naka-cross arms ako para matakpan ang dibdib ko, nakatitig siya sa dibdib ko. Ayaw niyang alisin ang kanyang paningin. Kumalaw naman siya at pilit niyang inaalis ang mga kamay kong nikotikip sa aking dalawang bundok. H. Hindi, pagpigil ko ngunit naalis niya ng tuluyan ang mga kamay ko at kaagad na sinunggaban ng labi niya ang aking dibdib na tayong-tayo na rin. Napatingala ako dahil sinipsip niya ang nipple ko. Pinasadahan ng labi niya ang kabuuan at paligid ng aking dibdib. Halos mabasa na nga ito dahil sa labi niyang mapagparusang umaangkin sa aking dibdib. Hindi pa siya nakontento. Pinagapang pa niya ang kanyang mga kamay sa aking mga hita. Nasa ibabaw pa ng mahabang pantulog ko ang kamay niya hanggang sa unti-unti niya na naman binababa ito at hinuhubad sa akin. Hindi ako makaalma dahil inipit niya ang dalawa kong mga kamay. Tanging pagtutol lang ang nakaya kong gawin.
Tuluyan niyang nahubad ang aking pantulog at inihagis niya iyon sa kung saan. Nanlaki ulit ang mga mata ko nang pasadahan ng kanyang daliri ang hiwa ko sa ibabaw ng panty ko. Maya-maya lang ay narinig ko ang pagpunit niya sa panty ko. Doon ako nagkaroon ng lakas para bawin ko ang mga kamay ko mula sa kanyang pagkaipit nito. Nabawi ko naman ngunit nakapasok na ang daliri niya sa loob ng panty ko at humihimas na yon sa aking pagkababae, hindi ko naiwasan ang mapaungol dahil sa ginawa niya. Ungol ko na kaagad kong tinakpan ang aking bibig. "You liked it?" tila bulong na tanong niya. Hindi ako nakahimik nang maramdaman kong nilalaro ng daliri niya ang aking kuntil hanggang sa maramdaman kong ipinasok niya ang daliri niya sa pagkababae ko. Medyo napaungot ako dahil medyo mahapdi. Napaliyad ako, napalunok ako nang maramdamang inilalabas pasok niya sa akin ang kanyang daliri. "Shit, you're so wet and private, you're still very tight." Hulong niya tsaka niya muling inangkin ang labi ko. Nawala ako sa aking sarili ng mga ilang sandali dahil sa ginawa niya. Tila nagustuhan ko, pero nang matauhan ako at napaisip ay kaagad ko siyang sinipa sa pagitan ng kanyang mga hita. "Oh, private, what the hell?" Namimilipit sa sakit na sigaw niya tsaka umalis sa pagkakadegan sa akin, ako naman ay kaagad na tumayo sa kama at hinanap ang mga pantulog kong hinubad at pinunit niya. "Private shit, Athena. You will pay for it." Sigaw niya habang namimilipit pa rin. Ako naman ay nagmadaling lumabas sa kwarto niya at naglock kaagad ng pinto. Nagising si Hades na masakit ang kanyang buong katawan kasabay pa ang kanyang pagkalalaki. Nag-sink in lahat sa isip niya ang nangyari kagabi. Ang ginawang pagsipa sa kanya ni Athena, "Private Athena, magbabayad ka sa ginawa mo. Hanggang ngayon masakit pa rin. May lahi ka bang kabayo sa lakas mong sumipa?" Namilipit na tinungo ang banyo na ligo siya nagbabad sa shower habang iniisip ang nangyari kagabi. Nakita niya ang kalahati hubot hubad na katawan ni Athena at hindi mawala sa isip niya yun. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, "Damn." Bigla siyang nanginit nang maalala ang nangyaring eksena kagabi. Lasing siya pero naaalala niya ang lahat ng nangyari kagabi pero noong unang pagniniig nila ni Athena, kung paano ito nabuntis ay hindi niya maalala, nanatili siyang nakapikit habang patuloy na bumubuhos ang tubig sa kanyang hubot-hubad na katawan, bukas ay aalis siya patungong Singapore para suyuan muli si Laika. Hindi siya titigil hanggat hindi siya pinapatawad ni Laika. Nang matapos ay lumabas siyang nakabalot lang ang dewang niya ng puting towel habang pinupunasan ang basa niyang buhok, sinulyapan niya ang wall clock, alas 9 na ng umaga kaya naman pala nag-aalburuto na ang kanyang tiyan. Sabado ngayon kaya nakakasigurado siyang nandito si Athena. Naalala niya na naman ang ginawa nitong pagsipa sa kanya kagabi. "Damn, Athena, inis na napamura sabay kuha sa phone niyang nagri-ring." "Yes." Wala sa mood na sagot niya sa tumawag. "Good morning, son." Kaagad niyang sinilip kung hindi ba talaga siya nagkakamali ng walong Mr. D-I-C-K-O-N. Narinig umawan si Ninyur Armela, ang mami na Laya Mimsan lang ho turyatavang kanya kaya ipinagtaka niya, "Nagkaroon pa kayo ng oran para foagan ako?" Sagot niya, "Gusto ko kasi makauap si Athena, hindi ko siya makontak, lang beses ko na siya ang tinatawagan pero wala, sira yung phone ni Athena, nakihirampan ng laptop sa kin para lang sa assigned merit niya." "Simpleng assignment nga lang," hindi pa niya masagot, "hayaan mo na lang, Sena. Bata pa kasi kaya masyado pang bata kung mag-isip. Hindi kanya masasabayayabi naman ng ina, she's turning 18 tayo next day, right?" Tanong niya sa ina. Nalaman niya ang birthday ni Athena nang dahil sa sinulat nitong introduction sa kanyang laptop. Nandun ang pangalan, edad, pangalan ng pamilya at birthday ni Athena kaya alam niya kung kailan ang birthday ng dalaga. "Yes, kaya nga gusto ko siyang makausap." "Let me talk to her, son." "Nandyan ba siya?" "Sabado ngayon kaya siguradong nandyan siya." "Pakibigay na lang ni phone mo kay Athena." "Just want to talk to H." "Pakiusap ng ina, she's not her in my room." "She's in, what do you mean?" "Mean nasa kitchen si Athena." "Tatawag na lang ako kapag nakababa na ako sa kitchen." Kaagad na pinatay ni Hades ang tawag ng ina. Muntikan niya nang masabi dito na nasa kabilang silid si Athena at kapag nalaman ng ina niyang nang nasa maid's quarter na tutulog si Athena, baka sumulong na naman ito sa bahay niya at pilitin na magtabi silang dalawa. Walang nagawa si Hades kundi ang bumaba. Malayo pa lang siya ay naririnig niya na ang ingay sa kusina.
Hindi nga ako nagkamali. She is in the kitchen. Pulong niya sa sarili. Nadatnan niyang kumakain ng watermelon si Athena. Nagulat pa ito nang makita siya. Napatalon pa tsaka tumigil sa pagkain ng melon. Don't mind me, pigil niya sa dalaga ngunit nang maalala ang ginawa nitong pagsipa sa kanya ay kaagad na nanggalit ang kanyang panga. Hindi ka pumasok. Tanong ng dalaga na tumigil sa pagngat-ngat ng watermelon, nakikita mo naman hindi ba? Nasa harapan mo ko kaya malamang hindi ako pumasok, masakit pa ang ulo ko, pati na rin pagkalalaki ko na sinipa mo, pilosopo niyang sabi sa dalaga na kaagad naman lumayo sa kanya pagkatapos ngumiwi nito. Sorry, agad nag-peace sign sa kanya si Athena. Athena, ang sarap ng kain ko ng pakwa nang bigla na lang sumulpot sa aking harapan ng hudas, este si Hades. Hudas na hudas dahil walang suot pang itaas, tanging shorts lang kaya kitang kita ko ang six-pack abs niyang alaga yata sa gym, napatigil ako at medyo binigyan siya ng space para makadaan. As usual, galit na naman ang mga tingin niya sa akin. Lumayo layo ako, baka bigla niya na naman akang higitin at halikan, baka masipa ko na naman ang kanyang EJ kapag ginawa niya ulit sa akin ang ginawa niya kagabi. Narinig kong tumunog ang kanyang phone, kaagad na hinugot mula sa bulsa ng shorts ang kanyang cellphone. Nagtaka pa ako nang iabot niya sa akin ang kanyang cellphone. Kunot na kunot ang noo. My mom, she wants to talk to you, sambit niya bago tuluyang ibinigay sa akin ang kanyang phone. Nasa kabilang linya pala si Tita Carmela. Hi, Athena, hiha. H, hello, Tita. Bakit niyo po ako gustong makausap? Tanong ko kaagad dito. Gusto ko nagmalaman kung anong gusto mo sa birthday debut mo. Do you want to party? Nakikita ko pa sa isip ko ang mga ngiti ni Tita habang sinasabi yon. Natigilan ako, birthday ko na nga pala sa sunod na araw. Napagdesisyonan kong hindi ako magpa-party. Nakakahiya kasi kay Tita, hindi lang kay Tita, kundi kay Hades. Baka kung ano na naman ang iisipin niya. Baka iisipin niyang nag-take advantage ako sa kabaitan ng mami niya. H, hindi na po, Tita. Ayos na po ako na nakapasok ako sa school. Ayaw ko na po na gumastos pa kayo sa birthday ko, sinulyapan ko si Hades. Parang ayaw pa maniwala na tinanggihan ko ang alok ng mama niya, tumatanggi din pala ang mga desperada. Narinig kong sabi ni Hades, binaliwala ko na lang, why not, hiha. It's your special day. Sayang naman kung hindi natin i-celebrate. Tila nalungkot na sabi ni Tita. Sanay naman na po ako na walang celebration. Ayos na po siguro sa akin ang humanda lang ng kauti, pero yung party hindi na po yun kailangan, Tita, sabi ko. Tita sighed. Sige, ikaw ang bahala, pero kapag nagbago ang isip mo, pwede naman natin ituloy ang celebration. Muli ay sabi nito, pagkatapos ng usapan namin ni Tita ay ibinalik ko na rin kay Hades ang cellphone niya. Bakit hindi ka bumili ng cellphone para naman hindi na ako pupunta pa sa iyo para lang makausap mo si Mom? Wala akong pera, kaagad na sagot ko. Pinasadahan niya ako ng tingin, hayaan mo kapag nagkapera na ako bibili rin ako ng cellphone ko. Paano ka magkakaroon eh pera kung isa kang buntis na nag-aaral sa private school at umaasa sa pera namin? Are you going to sell yourself to get money? Pangmalit niya sa akin. Tinalikuran ko na lang ito. Ang sakit niya naman magsalita, kahit kailan hindi ko magawang ibenta ang katawan ko para lang mag-caper A. Nabuntis niya lang naman ako dahil akala ko siya si Hermes nung gabing iyon. Saan ka pupunta? I'm still talking to you, dito lang uupo. Sarcastic ang sagot ko, baka akala mo nakalimutan ko na ang ginawa morn pagsipa sa akin kagabi. Ay nako, naalala ko na naman ang ginawa ko sa kanya kagabi. Yumuko na lang ako para hindi na siya magsalita pa. Umiwas na nga ako sa kanya pero siya naman itong lumapit pa sa tabi ko. Napatingala ako at halos maduling na sa kinauupuan ko dahil nasa harapan ko na yung abs niya bago umupo. Siya nang tuluyan, nakahinga naman ako ng maluwag. Bakit mo tinanggihan ang birthday celebration party mo? Akala mo ba sa pagtanggi mo magbabago ang pagtingin ko sa iyo? Isa ka pa ring desperada at walang paninindigan sa sarili, Athena. Hinawakan niya ng mariin ang pulsuhan ko. Pilit ko naman binabawi sa kanya. Ray, nasasaktan ako, bitawan mo yung kamay ko. Halos ngumiwi ako sa sakit ng pagkakapisil niya sa pulsuhan ko. Buti na lang binitawan niya. Answer me, Athena.
Nagpapa-impress ka ba sa akin? Muli niya na naman hinawakan ang kamay ko, H. Hindi. Kaagad na sagot ko. Hindi niya na pinipisil ang kamay ko pero ramdam ko ang galit niya. Remember, may pinag-usapan tayo. When you're 18 you, remind. Marin niyang sabi sa akin, that is your punishment. I don't hurt women physically but I can hurt you in bed. I can make your panties wet not your beautiful eyes. Dagdag pa niyang sabi na ikinatakot ko. Sa susunod na araw 18 na ako. Natatakot ako baka kung anong gawin niya sa akin. Readers also enjoy, swimsuit Athena, gabing-gabi na pero heto ako naglalaba pa rin. Sa dami ng pinalabhan sa akin ng hudas. Mga damit niya, kungot, bedsheets lahat na yata pinalabhan niya na. Kanina pa ako nagsimula dito sa pagpapaikot ng mga labahin pero hindi pa rin ako tapos. Pasado alas dos na ng madaling araw. Inaantok na rin ako pero hindi pa rin ako tapos kaya hindi ako pwedeng matulog. May pasok pa ako mamaya, kailangan ko raw matapos ito lahat ngayong gabi lang. Kaya ito wala akong ibang magawa kundi tapusin ito. Nakakaidlip na rin ako kahihintay matapos sa pagpapaikot ko sa automatic washing machine, magsasampay pa ako. Napahilamos na lang ako sa aking mukha gamit ang aking mga palad, dahil nagutom ako, nagluto na lang muna ako para makakain. Pagbalik ko tapos na ang pinapaikot ko at last na salang na lang tapos na, pasado alas 4 ng madaling araw nagsampay ako. Natapos ako ng alas 5 ng umaga kaya pagkatapos ko, naligo na rin ako para makapagbihis na sa pagpasok sa school. Walang kaluluwa talaga ang hudas na iyon. Hindi niya man lang ako sinilip kung natapos na ako. Hindi man lang niya ako pinuntahan para sabihing matulog na ako. Bakit pa nga ba ako magtataka? Talagang hudas ang lalaking yun. Kahit kailan hindi ako magkakagusto sa isang tulad niya, ang bait pa naman ang tingin ko sa kanya kapag nasa screen siya ng TV, yun pala kabaliktaran ang nakikita ko sa TV at sa personal niyang ugali. Pakitang tao lang pala, hindi ko istresan ang sarili ko dahil birthday ko. Huminga akong malalim para pakalmihan ang sarili. Inaantok ako pero kaya ko ito. Kaya kong pumasok kahit pa inaantok. Dapat nga good vibes lang ako ngayon dahil birthday ko. Happy birthday self. Tinanggihan ko lahat ng umalok sa akin para ganapin ang birthday party ko. Si Tita Carmela tinanggihan ko, maging si Kuya Hermes tinanggihan ko rin kahit gusto ko sana. Abalahin ko na lang ang sarili ko sa school. Kaysa gumastos pa sila tita para lang sa birthday party ko. Nakakahiya na. Tinablan na ako ng hiya ngayon. Samantalang noong sumigaw ako sa engagement party ni Hades ay hindi man lang ako nahiya. Mahirap na masabihan na naman ako ng masasakit na salita ni Judas. Tinanggihan ko na nga si Tita Carmela sa pag-provide sa birthday party ko, meron pa rin siyang nasabi sa akin. Ano bang gusto niya? Tanggapin ko ang alok ng mommy niya nagmamadali na akong lumabas dahil mukhang malilate na naman ako. Palabas na ako ng gate nang makita kong palabas din ang kotse ni Hades. Hindi pa pala siya nakaalis. Tumigil ako sa paglalakad saka tiningnan ang pagdaan niya sa tabi ko. Tumigil pa ito sa tabi ko at ibinaba ang bintana ng kanyang sasakyan. Siguradong late ka na naman kung ganyan kakabagal maglakad, sigaw pa niya sa akin. Inirapan ko na lang ito. Hindi ba niya alam puyat ako? Nagtigil pa ito sa tabi ko. Wala pa ba siyang balak umalis? Ako naman ay hinayaan na lang siya at pinagpatuloy ang paglalakad hanggang makalabas ng gate. Nakasunod pa rin ito sa akin kaya inis na hinarap ko na naman ito. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba ako? Sunod ka ng sunod eh. Inis na asar ko sa kanya. Kahit kailan hindi kita magugustuhan babaeng may gatas sa labi. Itataas niya na ang kanyang bintana pero naisipan ko rin na sagutin ang sinabi niya. Hindi rin naman kita magugustuhan. May crush na ako no. Si Hermes. Nguso ko sa kanya, itinigil niya ang pagtaas ng kanyang bintana sa kotse. Hermes. Who is that frivolous skin guy? Naintriga ko yata ang Judas, pakialam mo ba? Hindi mo siya kilala. Kahit kailan hindi mo siya makikilala, sigat ko tsaka pumara na ng taxi. Hindi niya naman kilala si Kuya Hermes kaya ayos lang na malaman niya kung sino crush ko, bago sumakay ng taxi nakita ko pa ang pagkasalubong ng kanyang mga kilay. Hindi pa niya tuluyan na itinataas ang bintana ng kanyang sasakyan. Hanggang sa mawala na siya sa paningin ko.
Mabaliw kang Judas ka sa kakaisip kung sino si Hermes. Pulong ko tsaka napangiti. Sa wakas nagawa ko rin siyang sagutin pero hanggang doon lang iyon dahil nasa loob siya ng kotse. Pakakapagkaharap ko siya sa sekila niya na naman ako at kukuyumusan ng halik kapag sinagot ko siya ng ganun sa malapitan. Tinay, happy birthday! Salubong kaagad sa akin ni Iris nang makapasok ako sa loob ng classroom, inaantok na nagpasalamat ako kay Iris. Antok na antok ako nang makarating sa classroom. Baka buong klase ako nitong matutulog lang sa desk table. Hoy! Bakit ka nakatungo lang dyan? Baka makita ka ni Professor. Pulong sa akin ni Iris. Nagle-lecture ang professor namin pero ako nakatungo lang. Pagod na pagod ako at antok na antok pa, yung Judas kasi sa bahay pinahirapan na naman ako kagabi. Mahinang sagot ko kay Iris, sinong Judas? Tanong naman niya, huwag mo nang alamin hindi mo matitake ugali niya. May pagka-Judas siya na may pagka-Minyok. Wala sa sariling naisagot ko yun kay Iris, nang mag-lunch time tsaka ako niyaya ni Elris na mag-half day lang kami. Niyaya niya ako sa kanilang bahay. Naisip ko na naman si Kuya Hermes. Makikita ko na naman siya kapag nag-half day ako. Isa pa, birthday ko naman. Pero paano kapag nalaman ito ni Tita Carmela? Baka pahintuan niya na ako sa pag-aaral, ayaw kong mag-half day Iris. Tanggi ko dito. Bakit naman? Sige na, magtatampo ako sa'yo, magagalit ako. Birthday na birthday mo ngayon. E-enjoy mo naman sarili mo. Sa susunod, hindi mo na ma-enjoy ang sarili mo dahil may anak ka na. You only live once, Athena, kaya dapat sa isang taon na minsan lang nangyayari sa buhay natin ang birthday natin. Kailangan natin e-enjoy yon. Nadala ako sa mga sinabi ni Iris. Hindi ko rin siya natiis at napilit niya akong sumarm sa kanya. May kaba sa dibdib ko dahil makikita ko na naman si Kuya Hermes. Pagpasok na pagpasok pa lang namin ay rinig ang tawanan at mga boses ng babae na nagtitilian, Iris, anong meron? Tanong ko kaagad kay Iris. Hindi ba't sabi ni Kuya sa'yo may pool party ngayon dito? Sinabi pa nga niya sa'yo na isabay na lang yung birthday mo pero tumanggi ka naman, bakit hindi mo sinabi? Uuwi na lang ako. Umikot ako para lumabas na lang pero kaagad na nahawakan ni Iris ang kamay ko. Nandito ka na. Nandito na tayo. Mag-enjoy na lang tayo sa araw na ito. Enjoy your life. Halika, may mga swimsuits akong naka-ready para sa pool party na ito. Tara na. Tuluyan na nga akong hinayla ni Iris sa loob ng bahay, nasa likuran naman ang pool pero rinig pa rin sa harapan ang mga tilian ng mga babae at mga tawanan ng mga lalaki. Dinala niya ako sa kanyang silid at doon hinalungkat ang isang paper bag na puno ng swimsuit. Pumili ka na dyan, Tinay, ayaw ko, matulog na lang ako dito sa kwarto mo, tanggi ko. Hindi naman kasi ako sanay magsuot ng kapirasong tela na yon. Ma-expose ang katawan ko. Nakakahiya. Kaagad na sinaman ako ng tingin ni Iris, sige na, maghanap ka na dyan. Minsan lang naman to, pamimilit ni Iris sa akin. Ang hirap niyang tanggihan, wala akong nagawa kun, di maghanap na lang ng hindi masyadong na-expose ang katawan ko. Ngunit wala naman akong mahanap. Pinalingan ko si Iris, wala naman akong mahanap na babagay sa akin. Lahat naman kasi sobrang kita yung tiyan. Gusto ko sana yung hindi nakikita yung tiyan ko. Angal ko kay Iris, bakit ba kung makita yung tiyan mo? Lahat naman ng babae dun sa pool ganyan ang suot, kaya anong kinahihiya mo? Biglang ngumiti si Iris. Aalam ko na, nahihiya ka kay Kuya, no? Panunukso ni Iris sa akin, hindi sa ganun. Buntis na kaya ako. Baka malamigan yung tiyan ko. Isa pa baka mahalata na nila yung tiyan ko, hindi naman halata eh. Parang ngang hindi ka buntis. Lang buwan na ba yan? 1.5? Kaagad na sagot ko. Kaya pala hindi pa halata at isa pa, hindi naman judgmental si Kuya. Tandaan mo, si Kuya ang dahilan kung bakit nagkaroon ka niyan. Kung hindi ba naman kasi ay nako. Bakit ba kasi sa ibang kwarto ka pa pumunta, eh di sana ngayon magkakaroon na ako ng pamangkin kung si Kuya ang napuntahan mo. Napanguso si Iris, kahit ako ay napaisip. Bakit ba kasi kay Judas ako napunta? Sa lalaking walang puso. Teka, nakahanap ka na ba ng masusuot mo? Don't worry, mga bago lahat yan. Pinili ko pa yan kahapon.
Sinadya ko talaga yan para sa you, hindi pa eh. Ako na nga maghahanap para sa iyo. Ang bagal mo naman. Tumabi ako at si Iris na naghanap para sa akin. Maya-maya lang ay may ipinakita na siya sa akin. Isang pares na kulay red. Natatali lang sa leeg yung sa pangitaas at maging yung panty tinatali lang din, nanlaki ang mga mata ko. Ayoko niyan. Paano kung aksidenteng mahawakan yung tali niyan idi mahubaran ako? Tutul ko. Eh, ano? Lahat naman ng swimwear ko ganito. Kaagad na napaturo si Iris sa kanyang damitan. Ah, alam ko na, meron ako dito one-piece swimsuit. Buti na lang na itago ko yun, kaagad siyang pumunta sa kanyang wardrobe. Pumalik rin kaagad dala ang red one-piece swimsuit. Ito yung hinahanap mo. Try mo na, inihagis niya sa akin iyon. Ilang minuto ko pa na tinitigan iyon. Kaya ko kayang suotin ito. "Thirst him on my way to the airport," sagot ni Heidi sa kaibigang si Hermes. Nakipag-video call dot ito sa kanya. Hindi kasi siya nakadalaw sa ginawang pool party nito dahil ngayon ang alis niya papuntang Singapore. Pupuntahan niya lang naman si Laika para suyuan ulit ito, talaga bang hindi ka na mapipigilan? Talaga bang hindi mo ma-remove ang flight next day? Enjoy na si Dustin at Marco. Kwento ni Hermes kay Hades at inalis ang camera sa mukha nito at itinutok kay Marco na may kasamang chicks at si Dustin naman ay ganun din. Liling-iling siyang napasagot dito. No, I can't remove my flight. Gusto ko nang makita si Laika. I miss her damn much. Sagot niya dito nang may familiar sa kanyang nahagip ng camera. Kaagad niyang pinatigil si Hermes at maging sa pagmamaneho niya ay napahinto siya bigla, potanjin nga ulit sa bandang kaliwa. Utos niya kay Hermes. Ang laki naman ng pagtataka ni Hermes na sinunod ang kanyang gusto. Itinutok ni Hermes ang camera sa dalawang babae na masayang nag-uusap sa tabi, is that, Athena. Tila bulong niyang sabi at hindi iyon narinig ni Hermes, biglang natawa si Hermes. Don't tell me. Type mo si Tinay. Pang-asar ni Hermes sa kanya. Sinong Tinay? Mas lalong nagsalubong ang kilay niya yung kasama ni Iris. Kaagad na sagot ni Hermes. Nakatutok pa rin ang camera sa dalawa nang makita niyang may isang lalaking lumapit dito. Mas lalong kumunot ang noo niya nang maliwanagang si Athena nga ang nakikita niya. Niting-ngiti habang kausap ang lalaking kalalapit lang dito, A-C-K-E-T Athena, ayos tambaha, Iris. Nagpaikot-ikot ako sa malaking salamin habang suot ko na ang pulang swimsuit. Kaagad naman na tumingin sa akin si Iris, thumbs up ang kanyang sinagot pero hindi pa rin ako mapakali, ngayon palang nahihiya na ako baka kung anong sabihin ni Kuya Hermes. Tara na, yaya ni Elris tsaka hinawakan ang karmay ko. Titeka lang, pigil ko. Humingang malalim bago tuluyang pumayag na bumaba na kami, pagbaba namin ay sinalubong na naman kami ng ingay. Mukhang mga lasing na rin yung iba, palapit na kami sa pool nang bigla akong huminto habang si Iris naman ay ang laki ng pagtataka, bakit? Tara na, ang sexy mo nga dyan sa suot mo to pose may hiya-hiya ka pang nalalaman. Tara na, muli akong hinayla ni Iris. Nagpaubaya na lang ako. Nang makarating sa pool, puro tawanan at nagiinuman naman kanya-kanyang mga grupo. Mga tatlong grupo yata. Apat lang na babae ang nandito at apat rin na mga lalaking hindi ko kilala. Tanging si Kuya Hermes lang ang kilala ko at ang gwapo sa paningin ko, sinalubong nila kami ng tingin. Kaya nakakaasiwa, nakakahiya, pakiramdam ko na mumula ang mukha ko dahil nasa amin ang paningin nilang lahat tsaka natigil ang kanilang tawanan, napansin ko ang pagtayo ni Kuya Hermes mula sa kinaroroonan niya. Fish bait, bulong sa akin ni Iris tsaka dumistansya. Lumapit sa amin si Kuya Hermes at binati ako. Ako naman ay nahihiyang tumingin sa kanya dahil wala naman sa plano na pupunta ako dito kaya nagtataka siguro ito kung bakit ako nandito. You look amazing, Athena, kumento ni Kuya Hermes tsaka pinasadahan niya ako ng tingin na ikinatungo ko naman dahil sa hiya. Ngayon niya lang ako tinawag sa pangalan ko kaya palihim akong napangiti, oh. Gosh! Bakit ba kasi ang gwapo mo Kuya Hermes mas lalo pa tuloy akong nagkakagusto sa iyo? Sa isip-isip ko, kung noon batang-bata ang paningin ko sa you but now. You turn into a beautiful lady. Dagdag na komento ni Kuya Hermes dahilan upang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Nabigla ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko. Come on, ipapakilala kita sa kanila.
Yaya niya sa akin pero kaagad ko siyang pinigilan, huwag na po nakakahiya. Pagtutol ko, anong nakakahiya? Para ka na rin kapatid ko, Tinay, kaya dapat ipakilala kita sa kanila. Hindi na ako nakatutol ng tuluyan niya na akong hilahin patungo sa mga friends niya. Si Iris naman panay ang thumbs up sa akin. Nandito na rin siya nakikipagkwentuhan na sa mga friends ni Kuya Hermes. Siguro mga close niya na rin ang mga ito. Hello ladies and gentlemen, this is Athena. Pakilala niya sa akin. Nakatingin silang lahat sa amin. Hi, Athena, welcome here. Pati sa akin ng mga babae. Friendly naman silang lahat at mukhang mababait, nag-hi rin ako sa kanila. Maging ang mga lalaki ay binati rin ako. Isa-isang pinakilala ni Kuya Hermes sa akin ang kanyang mga bisita kaya nga lang hindi ko na matindaan ang kanilang mga pangalan. Sabi ko sa iyo eh, mababait sila. Piglang bulong ni Iris sa akin. Kumakain na kami dahil nagutom na ako ng sobra. Pero nakakahiya pa rin. Ito kasi si Iris hindi man lang niya sinabi sa akin na may party pala dito. Nang matapos kaming kumain, umupo naman kami sa gilid ng pool. Doon nakababad ang mga paa namin ni Iris habang si Kuya Hermes may ka-video call sa phone. Kumaway pa nga siya sa amin habang itinutok naman niya sa amin ang kanyang camera. Sayang hindi mo nakita yung isa pang kaibigan ni Kuya. Piglang sabi sa akin ni Iris. Kaibigan? Sino? Si Kuya Hade? Naputol ang gustong sabihin ni Iris nang biglang may magsalita sa aming likuran. Hey, ladies. Isang lalaki na may dalang wine. Yes. Masungit na sagot naman ni Riz sa lalaki. Ang sanggit talaga ng kapatid ni Hermes. Sa lahat ng kaibigan ng kuya mo, ako lang itong sinusungitan mo. Natatawang sabi ng lalaki kay Iris. Si Iris naman ay humahaba na ang nguso kaya natawa na rin ako. Ano bang meron? Ang pangit mo kasi. Kaagad naman na sabi ni Iris. Eh ako pangit. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Alam mo, inisip ko na lang na bulag ka. Hindi mo makita ang kapugian ko. Sabi naman nito, mas lalo akong natawa. Umalis ka na nga. Masungit ulit na sabi ni Iris. Hindi naman ikaw ang nilapitan ko eh. Ito si Athena. Turo sa akin ng lalaki. Palihim akong natatawa dahil sa bangayan nilang dalawa, bamaling ang tingin ng lalaki sa akin. Athena, wine, sisilin na sana siya ng wine sa baso ng pigilan siya ni Iris. Hindi siya pwedeng uminom kaya pwede ba umalis ka na? Sinisira mo gabi namin ang kaibigan ko. Muli ay pagsusungit ni Iris dito. Natawa na lang ang lalaki, sabay tayo. Umalakpak na nga. Ho! Grabe! Ang sanggit talaga. Paano kaya kita mapapaamo? Siguro mapapaamo kita kapag hinalikan kita. Sabi nito na ikinataas ng kilay ni Iris. In you dreams. Sagot naman ni Iris. Tera na nga Tinay. Nasesire gabi ko sa kumagnayan, hinailan niya ako palayo sa lalaking kinaiinisan niya. Nang makalayo ay tinanong ko naman siya dahil naiintriga ako sa kanilang dalawa. Bakit ka ba galit na galit dun? Paano kasi gusto siyang ipakasal sa akin nila mami? Halata pa rin ang inis sa mga salita niya. Ikakasal ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi pa naman sigurado yun. Sisiguraduhin kung hindi ako makakasal sa kumagna yun. Muli ay binalingan niya ito ng tingin. Kumaway lang ang lalaki sa amin. Tingnan mo, ang kapal talaga ng mukha. Gusto ko pa sanang tanungin si Iris about sa lalaking yun pero hindi ko na lang itinuloy. Umupo na lang ulit kami sa tabi. Bakit kaya hindi tayo maligo? Tera na sa pool, pagyaya sa akin ni Iris pero tumanggi ako. Nilalamig na kasi ako dito sa suot ko at kapag nabasa pa ako mas lalo eh kung lalamigan. Ayaw mo pa maligo, nilalamig na kasi ako. Ikaw na lang muna, tanggi ko. Sige, enjoy ko muna sarili ko sa pool. Sinundan ko na lang ng tingin ang likod niya habang papalapit sa pool. Lang minuto din akong nanonood kay Iris ng NMA biglang magsalita sa tabi ko na bigla ako nang makita ko si Kuya Hermes may dalang jacket. Nandito ka lang pala, Tinay. Kanina pa, kita hinahanap. Alam kong nilalamig ka na kaya isuot mo muna ang jacket ko. Ibinigay niya sa akin ang kanyang leather jacket. Maya-maya lang ay may lumapit sa amin na babae may dalang cake. Happy birthday Tinay. Bati sa akin ni Kuya Hermes. Akala ko hindi niya na ako babatiin. Maraming salamat Kuya Hermes. Kaagad na pasalamat ko sa kanya, huwag mo na ako tawaging kuya.
Permes na lang okay. Oo, okay. Marahan akong tumango, nakakapagpanibago lang dahil pinapansin niya na ako ngayon. Noon hanggang bati lang siya sa akin ng hi, hello. Pero ngayon hindi lang bati ang ginawa niya sa akin kundi isinuot pa niya sa akin ang kanyang jacket. Pinigyan niya rin ako ng regalo at cake. Salamat sa regalo at pa-cake niyo kay Kuya Hermes pala. Nahihiya pang sabi ko. Ngumiti lang ito sa akin. Gusto mong maglakad-lakad. Ho, lumakas lalo ang kabog ng dibdib ko. Narinig ko naman ang sinabi niya pero nagkunwari akong hindi ko narinig. Kaya lang parang gusto ko ng magbanyo. Paputok na yata ang pantog ko. Ang dami ko kasing nainom kaninang tubig. Titeka lang Hermes, magbabanyo lang ako sandali. Alam ko sa kanya. Bigla siyang natawa. Go ahead, Thinay, nakakahiyaman pero anong magagawa ko? Pahamak naman na pantog ka o kung kailan ang sarap na ng usapan namin ni Kuya Hermes tsaka naman siya manggugulo. Nasira patuloy ang moment namin dalawa, halos takbuhin ko na ang banyo. Sa kahahanap ko, ilang minuto rin akong nagpaikot-ikot para mahanap ang restroom, nakahinga ako ng maluwag nang matapos akong magbanyo. Ang sarap sa feeling. Paglabas ko may bigla na lang humila sa kamay ko. Hindi ko pa nakikita ang kanyang mukha dahil naka-jacket ito pero ang tangkad niya, eh ano ba? Bakit mo ko hinihila? Eh saan mo ko dadalhin? Pabalya niya akong binitawan. Muntikan pa akong masabsob kung saan, ibinaba niya ang kanyang jacket hood kaya malaya kong nakita ang kanyang mukha. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makilala kung sino ang nasa harapan ko. H. Hades, eh anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat ako ang magtanong sa iyo niyan? Ano? Hindi ako makasagot dahil sa klase ng tingin niya sa akin. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ko na kaagad ko namang kinahiya dahil kinyo lang sa tela ang suot ko ngayon. Kinaila ko ang jacket para matakpan pa ang mga hita ko. Suot ko pa rin ang one-piece swimsuit na pinasuot sa akin ni Elris at ang jacket ni Kuya Hermes. Hindi niya ako pinatuloy sa pagsasalita nang kinaladkad niya ako palabas ng gate. Pagkatapos niya akong hilahin kung saan, kinaladkad naman niya ako sa kung saan nakapark ang kanyang kotse. Titeka, saan mo ko dadalhin? Kinakabahang tanong ko sa kanya.